Si Tony Harris na ata ang isa sa mga greatest PBA imports full time, kung saan nafatala pa ito ng 105 points sa isang laro. Wala nang ibang nafatala yan sa PBA. Kaya naman isa siya sa hindi makapanimutang naging import sa PBA. Nafatala siya ng samdaan at timang tildos noon laban sa Hinebra na pinamungunuan ng basketball legend na si Robert Jaworski. Nagawa din ang pasagi ng strategy ni Jaworski. Inawa niya ito sa pasagsaban ng Hinebra hira noon. Kaya naman maraming hindi makapanimut sa import na ito. Sa episode na ito ng Naipi Stories, ay pag-uusapan natin ang effort na may halap man may tinapamatas na sports sa isang laro, si Tony Hurricane Harris. Pinananak si Tony Harris noong ikalabing tatlo ng Mayo taong 1967. Nagparal siya sa Bosworth High School at sa University of UNINS kung saan naglaro siya ng basketball at pinigyan ng award na America's Hot Player of the Year. Unang sawala noon si Harris sa NBA na Pebrero ng taong 1991 under Philadelphia 76ers kung saan hindi madanda ang naging performance sa dito. Nag-average lamang siya na 1.7 points per game at 25% field goal shooting at may 50% na free throw shooting. Hindi talaga madanda ang stats niya sa 76ers, kaya naman madalang din siyang pagdaluin. Pero sa labas ni Harris sa PBA bilang import and nabigyan siya ng chance para i-redeem ang kanyang sarili. Sa final paglalaro noon bilang import and speed mighting nini, ay kinood Milan Hanebras ang niin kung saan naglaro si Robert Jaworski bilang paying coach. Sa panem 105 points, punta Hinebra ay nadawa nilang ifananaw naban sa final score na 151-147. Ibig sabihin nito ay 46 points lang ang nagawa ng team leader Harris. Kaya naman masasabi nating literal na rinuha ni Harris ang kanyang buong team sa laro na ito. Dito rough meet si Tony Harris sa PBA. At talaga na nung maraming nabulap noon yung tray, hindi naman tanila basta-basta mga for the woman kanon sa 30 puntos. Lalo na at sa Hinebra ko pa yung ginawa. Ang dating record sa PBA na highest points sa isang laro ay 100 P points. Noong paon 1985, na ginawa ng PBA import sa si Michael Raymond Hackett, padati ring NBA Youth of the Year. Nabigyan ng nickname si Harris ng The Hurricane dahil na din sa panyang nagresibong mga kalawan sa Nika. Nag-average si Harris ng malaki ang 57 points for a game under Swift Mighty Metis. Kung kinanong si Harris kung paano siya napatpat sa TBA, ay sinabihin din ang fomenta ang panapaibigan ng Velocious PBA. There's just tight on the roll, ay siguradong mag-perfight ang mga kinipin fans at nagkababoo na lang nun. Sinabi rin yan kalaga na famous ang Arcanary fans dahil pala din maraki ang passion ng mga Pilipino sa basketball. Barin si Coach Yang Yawa ay naman lagurap din siya sa ginawa ni Harris sa Hinebra. Hira lang naman kalala makawitness na may magagawa ng napas 100 points. Sabi nga ni Coach Yang, alam niya daw na talagang tarin bottom player si Harris. Pero yung ginawa niya sa Hinebra ay talagang mahirap paniwalaan. Pagkatapos ng nanwino araw, matapos papagawa si Harris ng 105 points, ay napagawa ulit siya ng 98 points laban sa pesto and saan ang final score ay 179-161. Iladaan namang hindi ka na maubulat sa lapat ni Harris. Napagawa rin siya ng 87 points laban sa San Miguel and saan nanalo sila Harris sa final score in 134-108. Pero yung narulya talaga sa Ginebra on, di mapanimutan ng mga basketball fans. Noong tinanong naman sa Coach Yang tulad TBA player na mga tatawafan ni ko, ang sinabi niya ay hindi na siguro. Hibara daw pa siya ang naruwa yun kumpara noon at maging na matters ay iba na rin. Noon kasi, everybody pa yung even defense. So yung mga talented na one-on-one players, talagang may advantage sila kasi may illegal defense. Yung daw ay isa sa mga rason kung bakit hindi na makaulit pa ang 105 points si Harris. Kasi pati yung rules of not, pati yung standout play, iba na rin. Sayang na lang dahil hindi na i-record sa TV yung 105 points sa ibo ni Harris dahil out of town ang game nito ng TBA kaya naman hindi ito na-record. Bigayan ang panahon na yun na pwede kang mag-record ng video gamit ng cellphone. Sinabi noon ni Harris na isa sa mga ginadawa sa kanya ng panyang nakalaban sa TBA ay sinisigawan siya ng itag-araw butaw siya ay marito pero hindi pa rin dito mag-isapat para pigilan siya.
Pero kahit na sikat ang sobrang matagong voice si Harris sa PBA, ay napagpasyahan niya itong Hiwan para bumalik sa NBA under Boston Celtics down making in the fourth. Balver on, at laro si Harris ng 14 games sa the Plum NBA seasons. Ngayon ay hindi pa rin kabos para kay Harris on basket moon. That sa siyang poche ngayon, sa noo siya na maaaring 100 player pa sa PBA na mga ratafak sa ginawa nito ni Harris.